Today is the day the world began, and today is another day. And today is Saturday. What's up, mga kabangaw? Ngayon, mga kabangaw, ay pag-uusapan natin ang mga iba't ibang lumalaganap na misteryo sa loob ng gym. Dahil kung si Kim Chu ay may batas sa classroom, syempre, sa gym ay may batas din. Na pinatupad ngayon lang ng mga gym owner dahil grabe na po ang mga lumalaganap na epidemya sa loob ng gym. Unang epidemya, back the plate. Ito yung mga taong hindi marunong magbalik kung saan nila kinuha yung mga plates, dumbbell, or mga barbell. Nito ay sinabihan ka na kung saan tamang ilagay at ibalik ang mga plates at mga dumbbell, pero hindi mo pa rin ginawa. Imbis na ilagay mo sa tamang lalagyan, nilagay mo sa loob ng iyong bag at inuwi mo ang dumbbell. Kaya pala nagkakaubusan ng mga dumbbell dito sa gym, no? Pangalawang epidemya, gangsta walk. Ito yung mga taong first time lang mag-gym sa tanan ng buhay nila. Pero pagpasok ng gym, akala mo ang kapal-kapal ng katawan. Ayan. Yung mga malaki nga na kayo ko pagpasok eh. Ikaw hindi matiklop yung braso mo. Ano ka? Si Johnny Bravo. Epidemya. Mr. Olympia. Ito yung mga taong kadadaan sa salamin, walang humpa yung pose, no? Na akala mo kasali sa Mr. Olympia. Ang matindi nito, doon ka pa nagpo-pose sa harap ng mga nagbubuhat. Ganda katawan mo. Pang-apat na epidemya, gym phone. Ito yung mga taong grabe mag-selfie sa loob ng gym. Yung tipong mas marami pa yung selfie niya sa reps na ginawa niya. Ang matindi pa nito, pumuesto ka sa bench at doon ka nagsiselfone, no? Hello! Gym ako! Later. Hindi mo nabili ang bench na yan. May gagamit din yan. Kulang na lang bakuran mo para walang makagamit. Panglimang misteryo. Skip butt. Kung may skip leg day,
Ito naman, skip, ligo. Ang matindi pa nito, kung ano yung ginamit niyang damit na pinang-gym ngayon, eh yun din yung gagamitin niya bukas at sa mga susunod pang araw. Hindi mo ba naaamoy yung sarili mo? Amoy mo tragis ka na? Pang-anim na misteryo. Storyteller. Ito yung mga taong pumunta lang sa loob ng gym para makipagkwentuhan sa mga taong nagbubuhat doon. Yung tipong mas marami pa yung kwento mo kaysa sa ginawa mo sa loob ng gym. Hindi ka pinagpawisan sa pag-gym mo. Pinagpawisan ka sa haba ng kwento mo. Pangpitong misteryo. The instructor. Ito yung tipong tatlong araw ka pa lang nag-gym. E akala mo, alam mo na lahat ng program sa gym. Ituturuan mo. At tinuruan mo pa, eh yung malalaki yung katawan. At sobrang tagal na sa gym. Okay lang, pero dapat pag ganun mo, pagbaba mo, i-emot ka pa ganun. Saan sa pool yan? Sa pool lahat yan. Uy, mali! Tama ka sa ulo. Kaya yung tama yung brad. Tama yung bewa. Sigurado kang tama yung tinuturo mo? Sigurado ka? Dapat nag-instructor ka na lang. Last but not the least, pang-8 misteryo. The hardcore.
ito yung pinakamatindi sa lahat. Yung tipong 5 oras ka na nagbubuhat araw-araw sa loob ng gym, pero nagtataka ka, hindi nagbabago ang katawan mo. Alam mo kung anong problema? Ito. 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 Kung anong nilakas mo sa gym, eh ganun din ang lakas mo sa gym. Di ba rhyme? Lakas mo ang magbuhat, pero mas malakas ka namang uminom ng alak. Ginagago mo ba yung sarili mo? Hindi naman sinasabi ko masama ang mag-inom. Pero kung araw-araw ka nag-gym, eh araw-araw ka din nag-iinom, abay mag-isip-isip ka na. Hindi na maganda yon. Hindi na maganda sa kalusugan yon. At iyon po ang mga bagay na dapat natin iwasan sa loob ng gym. Pumunta tayo sa gym para magpapawis, mag-workout, at para maging healthy. Hindi para may pagkwentuhan at mag-cellphone. Dapat po nating iwasan yan para maganda rin sa mata ang mga tao sa paligid ng nasa gym. At para pare-parehas po tayong ganahan, magbuhat at mag-workout. So hanggang dito na lang po. Sana may natutunan kayo sa aking video. Huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe. At shoutout nga pala sa 2 kong kasamang ang kakapal ng katawan na si Nikki at si Jack. Maraming salamat sa inyong 2. Hanggang sa muli. Mall of Asia, pounds, brah.